Yo mga idol, salamat po at nadalaw ka na naman dito sa ating channel. 26 points ang tambak ng Lakers kanina. Ito na ang pinakamalaking tambak na nagawa sa kanila ngayong season. Isang katanggap-tanggap dahil number 1 sa Western ang Utah Jazz na kalaban nila kanina. Pero hindi katanggap-tanggap iyan sa mismong manlalaro ng Lakers at sa Lakers fans. Nagawa naman iyang habulin ng Lakers kaya lamang ay hindi na nila kinaya. Ang iba ay nauunawaan naman iyang pagkatalo kanina ng Lakers dahil kulang naman talaga ang players nila. Ang ilan naman ay hindi matanggap dahil andiyan naman daw si LeBron James pero talo pa rin. Pero para sa akin naman ay hindi pa naman tapos ang season. Marami pa ang pwedeng mangyari. Maaari pang makabalik ang Lakers sa oras na maging healthy na ang players nila. Si Dennis Schroeder at Davis ay hindi pa rin nakapaglalaro. Sa isang banda ngayon ay regular season pa lamang at hindi pa umaabot sa playoffs kaya relax lang muna. Pero dapat ay tingnan ng Lakers at alam kong alam na nila ang kanilang kahinaan. Kahinaan na maaaring maging dahilan para sa pagkakapuesto nila sa number 8 spot. Malalaman natin mamaya kung saang standing na sila. Ngayon ay talagang kailangan na nilang mag-adjust sa pamamagitan ng pagkuha ng katulong o player na makukuha habang wala pa si Davis dahil injured player. Nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na ang kanilang pagkapanalo dahil nitong mga nakaraang araw at laban nila ay puro talo sila. At sa laro kanina talagang ipinakikita ng Utah Jazz na number 1 sila sa Western Conference. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ang Lakers. Ang laro din kanina ay nagpapatunay kung gaano kahalaga ang legit big man. Dahil namayani talaga ang 7'1 na si Rudy Gobert ng Utah Jazz. Hindi ko mabilang ang pick and roll na ginawa nila kanina. Hindi ko itinataas ang Utah Jazz mga idol. Nagiging balanse lamang po ako sa pagbibigay ng informasyon sa naging laro kanina. At sa nakita ko habang wala pa si Davis sa Lakers, dapat ay maging consistent sila sa defense. Kilala naman natin ang Lakers sa ganong bagay. Malalakas sila sa depensa. Pero kapag natatalo, ang defense talaga ang nasisilip. Kaya dapat ay maging mahigpit pa sila sa bagay na yun. Gumawa ng mga magandang play na magre-resulta sa points, hindi sa turnover. Dahil dami nilang turnover kanina, dapat din ay maging consistent ang Lakers sa kanilang outside shooting. Lalo na ang mga shooter nila sa 3-point. Ang bench player ay dapat mag-step up na at dapat umangat na agad ang laro. Dapat din ay maging consistent sila sa bagay na yon dahil minsan malaki, minsan maliit lamang ang nagagawa ng bench nila. Yan muna ang maaaring magawa nila habang wala pa at kulang ang kanilang lineup. Dahil sa nakikita ko lumalabas mga idol na nagiging inconsistent na ang Lakers. Sa laro nila kanina, ang shooter na si KCP o Kentavious Caldwell-Pope ay hindi nakadali kahit isa sa 3. Sa 4 na tira niya sa 3-point, walang pumasok. Si THT o Talen Horton-Tucker ay ginawang first 5 na kanina. Kaya lamang inconsistent naman siya sa points. 25% lamang siya sa field kanina. Bumawi naman silang dalawa sa depensa. Kaya lamang kailangan ng opensa ng Lakers. Ang kagandahan lamang gaya nga na sinabi ko kanina mga idol, masyado pang maaga para mag-alala ang Lakers. Dahil regular season pa lamang, ang 3-point shots ng Utah Jazz kanina ang nagpahirap talaga sa Lakers. Sa unang 17 minutes, 12 na agad ang ginawa nilang 3-points. 15 straight win sa kanilang home court ang nangyari. Muli itong nagawa pa noong 2009. Ganon katindi ang Utah Jazz ngayon. Pagdating sa second quarter, tuluyan ng umarangkada ang Utah Jazz. Ang pick and rolls ay isa pa sa dahilan ng pagkapanalo ng Utah Jazz. Kaya ang 7-footer na si Rudy Gobert ay nagtala ng 18 points.
Nahirapan talaga ang Lakers sa kanya at hindi siya gaanong napigilan. Dahil nga butas ngayon ang sentro ng Lakers. Malalim talaga at balanse ang Utah Jazz. Napataw pa nila kanina ang Lakers 114-89. Anim sa Utah Jazz ang nagtala ng double digit sa points. Kabilang na ang ating kababayan na si Jordan Clarkson, 18 points, 9 rebound. Muntik pang mag-double-double. At dahil talo na kanina ang Lakers, sila ay number 3 at kapantay na nila ang Phoenix Suns. At kapag natalo pa ulit sila, babagsak sila sa pang-apat na pwesto. Nako, huwag naman sana. Sa Sabado, ang laro nila mga idol, malakas din ang kalaban nila, Portland. Alas 11 ng umaga, susunod sa Lunes, GSW. Nako, tinalo na sila niyan dati. 9 a.m. Yon mga idol, tumutok lamang kayo dito sa ating channel. Paki-like at share mo na ang video para sa pagsuporta. At kung gusto niyo po ng mga ganitong klase ng video, make sure niyo lamang na mag-subscribe kayo. Hit the bell, select all para sa future video at giveaway kasama ka namin. Salamat po!